sa taas. So kung pupunta kayo dito, try nyo muna dito, baka bayarin kayo mag-park. Ayan, dito mismo sa tapat. Yan kami. This is the dining area. Dining area, we're starting to order. Kasi nga, this is a park, they have their own produce. So, yan ang titingnan natin yan, mga healthy options. In the meantime, take a look at the old barn. Okay, good evening, good evening. Let's start. So it's 6:15 p.m. We have until 7 o'clock. Ang schedule na gagawin sana natin every Wednesday. Now, I think this will stay even though magkaroon tayo ng new normal. This is the new normal. We don't have to meet every Wednesday sa church. We can do this with a lot of other people around the world. Gagawin natin 6 to 7, it's just this it's just pure discussion, no? Question and answer, discussion, takeaways and everything. And then 7 o'clock mag-go online si ilalive ni Jairus yung ating video. So pre-recorded na yun. So yun na yung parang mag what do you call this, mag-close out ng ating discussion for tonight. So yun, so welcome Brother Bong, Sister Terry, Pastor Bert, and Sister LV. So na-miss natin ngayon yung ating mga ibang kasama, pati yung mga taga Texas. Anyway, mapapanood naman nila to, no? Pati si Tita Fed Dumok, sumasali yun sa every Wednesday. So this, I think this is the third Wednesday na ginawa natin to. So hopefully sa mga next Wednesdays, masanay na yung mga tao. Talagang slow start yan sa simula kasi hindi pa sila sanay dun sa oras at saka sa procedure. But eventually, we will see a lot of boxes ng mga muka, no? So let's start. We have this mini-series na The Runaway Prophet, Jonah. And ngayong gabi, yung last installment, yung episode 4, mapapanood natin mamaya sa Facebook and sa YouTube. But bago natin panoorin yon, pag-usapan muna natin si Jonah. Ayan, matanong ko muna kayo. Nakasakay na po ba kayo ng barko? Baka na-experience nyo na po bang sumakay ng barko? So, i-unmute ko po kayo lahat. Ready po kayo magsalita anytime na gusto nyo. Sino po yung nakasakay na ng barko? Hi, Tita Fe. Good evening. Tita Fe Dumo. Hi, Pastor Jeff. Good evening. Nice to see you again. Good evening po, Sister Fe. Good evening, sino to? Sister LB po. Ay, oo. Good evening, Sister LB. Ay, hindi ko na-recognize yung boses niyo. Ang ganda-ganda. Kala niyo sa akong koneta. Greetings from Boracay. Kita niyo naman yung background ko. Oh, Boracay. Ako yung magkakasal bukas ng Zoom. Akalain niyo, yun ay new normal. Ayan, ito yung background. So, yun po, matanong ko kayo. Actually, tinanong ko na ito kay Tita Phil last time. Nakasakay na po ba kayo ng barko? Ano po bang experience yun? Nakasakay kayo ng barko? Or kung hindi pa, wish nyo ba na sumakay ng barko? Takot kayo sa dagat? Anyone can answer. Ako hindi pa po. Ano lang po, yung maliit lang na bangka. Maliit na bangka. May katig, yung pong may katig. Sa ilog, sa Pampanga.
Hindi po sa ano sa Pangasinan, sa Bulinao. Ah, sa Bulinao. Bulinao, Bulinao. Kami po nila pastor. Naimbangot. Ayoko po. Na ano po ako na dizzy, nahihilo sa tubig. Oh. Imagine nyo kung dagat yun, ano? Sige, Brother Bong, go ahead. Sabi ni Terry, nakakahilo, Pastor. Opo. Kaya nga po, nakakahilo. Taga-Bisayas po kayo, no? Taga-Bisayas. Sa Bacolod, Pastor. Kaya... Bacolod po. So, yung school ko, Iloilo and Bacolod. So parati po, babarok ko talaga. Oh, kasi island to. Ano, inter-island? Inter-island, oh. Yeah. So, sanay kayo magbarko. Hindi. Hilo ako niyan. Ako, may hilo po ako doon. Hindi ako pwede. Unang sakay ko ng barko yung Sorsogon to Masbate. Maikli lang naman siya. 5 hours. Parang 3 hours or 5 hours. Ano lang. Right. Pero pinakamahabang sakay ko yung Manila to Cebu. Mm-hmm. Malayo yun. Tapos then balik Cebu to Manila. So, medyo nakakasuka nga, no? At nakakaintay. But imagine yung experience ito. Sa chapter 1 po, kung titingnan natin, ito po yung, ano, yung parang gist ng story, no? So, familiar naman tayo lahat kay Jonah. Yung chapter 1, inutusan kasi siya ng Lord. Sabi, pag-preach ka, Jonah, doon sa Nineveh, kasi wicked city yun. So, ang gagawin natin, papadala kita doon para ma-save yung mga tao doon. Eh, problema naman kay Jonah, may kakulitan. Siguro, makakapag-identify tayong lahat. Tumakbo away from God, no? So, sa episode 1, sa chapter 1, he was in a boat running away from God. Then sa chapter 2, nasa loob na siya ng tiyan ng isla, running to God, hingin na ng tawad. Episode 3, on the street of Nineveh, running for God, yun, nagpipreach na. Pero episode 4, nakakatawa, no? Bumalik na naman siya dun sa attitude niya, hindi maganda. He's under a tree, running without God. Ayan, so tingnan natin kung ano ba ang pwedeng matutunan natin. So sa episode 1, in a boat running away from God, naniniwala po ba kayo dito, you can attempt to run away from God, but you cannot outrun God? At bakit? Sa palagay niyo po. Bakit hindi niyo po ma-outrun ng Diyos? Anyone can answer. Nakapaglaro na po ba kayo nung mga bata kayo na yung mga ants, yung mga langgam? Mm-hmm. Tapos dulunurin. Inlaro namin ng mga bata kami. Sasama namin. Walang maisip. Nilulunod torture. Torture namin yung mga langgam. Nilulunod namin. Tapos hindi sila makatakbo. Kasi ang laki namin eh. Kahit anong takbong gawin nila. Since malaki kami. Kahit bata lang kami. Eh may pelikula ngayon yun. Ant Bully. Hindi sila makatakbo. No? Siguro, kung isipin natin, paano tatakbo si Jonah? Eh, ang creator of heaven and earth, si Lord, di ba? God is a big God. Yeah, he's a big God. Actually, this is a big God story. Ito, big fish story. So, kung titingnan mo siya mabuti, it's impossible to outrun God, right? Mm-hmm. Right. Ito po sa mga learnings, episode 1, mapansin nyo. Sige, Sister Abby, ibasa po yung first learnings, episode 1. Saan po siya? Sandali po. Episode 1 po? Po, sa learning po. Makita niyo sa screen. Nakikita niyo po ba lahat yung screen? Opo. Yung runners like Jonah will run to dangerous places. Yan. Opo. Ano pong masasabi niyo doon? Kung gagayahin daw natin si Jonah, kakatakbo, papalayo sa Diyos. Mapupunta tayo sa dangerous places. Ano po masasabi niyo doon? So, lagi po siyang napapahamak eh. Yeah. Can we identify as people of God? Napahamak na ba tayo? Nakakita na ba tayo ng mga tao na pahamak dahil takbo ng takbo sa Lord? Opo. Mm-hmm. How about number 2? Runners like Jonah always has a fear
to pay. Kasi nagbayad siya ng pamasahe. Kaya napupunta siya sa Nineveh, kumbaga papunta siya sa San Diego, pumunta siya sa San Francisco. So nagbayad pa siya ng pamasahe doon sa barko. So, ano yung big sabihin nito? Kung lalayo tayo sa Diyos, magagastusan pa tayo. Mawalan tayo ng pera, time, effort, wasted opportunities kung tatakbo ka pa palayo sa Diyos. Sa so, number 3 po, Pastor Bert, makikibasa po. Pastor Bert? Makikibasa po, number 3. Number 3, Dad. Nakamute ata siya. Nakamute po. Ayan, nakamute na po. Okay, you can never sleep. Number 3. You can... Yeah. Naka nitong picture na hindi ko mabasa ang kompleto. Ngayon. You can never flee from the presence of God. Number 3. Yung sinasabi din natin kanina, no? And yun, number 4, Pastor Brother Pastor Bong. Brother Bong. runners like Jonah will always cause heartache and suffering. Ayan. Heartache and suffering. Kapag tumatakbo daw tayo papalayo sa Diyos, meron daw heartache, meron daw suffering. Pero anong, sino magsasuffer? Sino sasakit ang puso pag lumayo ka sa Diyos? Unang-una, yung tumakbo, tayo, no? O si Jonah. Yung runner, of course. Yung runner. Alam mo, ito nakakalungkot. Pati pala yung mga tao sa paligid mo, magsasuffer din. Kagaya ng mga seafarer na kasama ni Jonah. Suffer sila. Mamatay din sila. So kung tatakbo ka, papalayo sa Diyos, pwede mag-suffer yung asawa mo. Pwede mag-suffer yung anak mo. Pamilya. Pwede mag-suffer yung buong pamilya mo. Diba? So, alam mo, classic example, tumakbo ka, papalayo sa Diyos, kung makabilang bahay ka, pwede mo mag-suffer lahat ng pamilya mo. Pwede sila mag-suffer financially, emotionally, psychologically, mentally, even spiritually, pwede sila mag-suffer. Yeah? O kaya malulong ka sa masamang bisyo, kaya ng sugal, drugs, alcoholism, pwede mag-suffer yung pamilya. Kaya ano po mabibigay niyang example to anyone? Ano po yung question? Runners like Jonah will always cause heartache and suffering. Meron po ba kayong naiisip na example o na napansin na parang pwede niyong ihalin tulad dito na nangyari kahit hindi sa inyo o napansin niyo sa ibang tao. Ito yung naging kinanap na, nag-suffer sila. Suffer yung pamilya nila. This is just like for stubbornness. When you're stubborn and you don't follow rules, parang kahit po sa nagda-drive yan, di ba? Yep. Pag you are not following the rules, halimbawa po, you have to stop when there is a stop sign but you keep going, mm-hmm. and then you will suffer the consequence. Mm-hmm. So it's not just you, tapos meron pong ibang matatamaan because of your stubbornness. Mm-hmm. Parang ganun po yun eh. Yeah, pwede. It's just like driving. Pwedeng mamatay yung kasama mo. Opo, it's just like driving, yes. Yeah, pwedeng ikaw buhay, pero yung kasama mo mamatay, possible yun. Opo. Suffer sila. Right. About number 5, Tita Pe, pakibasa po, number 5. Tita Pe? Okay, basahin natin number 5. Runners like Jonah, fail to realize that God does want to bring you back. He wants to bring you back. No? Baga, minsan iniisip ng mga tao, nako, tumakbo na ako sa Diyos eh, wala na. Baga, siguro gagantihan ako ng Lord. Hindi siya ganun ka-interesado dun eh. May consequence yung sin, yes, pero sa totoo lang, He wants to bring you back. Maniniwala po kayo doon? Yes. Usapan po natin yung similarity ni Jonah at saka ni Jesus. Napansin niyo po ba, meron silang 4 similarities. Pareha silang natutulog sa boat. Pareha silang naka-experience ng violent storm on a raging sea. Pareha silang panic yung mga kasama nila. Jonah, yung mga seafarer, nag-panic. Si
si Jesus nagpanikang ano ang mga yung mga apostles, no? Tapos para silang merong task na gagawin at yun ay para silang magpipreach. Pero pansinin nyo, ito yung main difference sa Manila. Unlike Jonah, Jesus is capable of calming the sea because of his obedience. Ayan, unmute ko po kayo lahat. Pwede po magbigay ng kuro-kuro or any point of view base dito. Bakit ang difference sila, no? Obedience. Kasi si parehas lang sila ng experience, tingnan niya, di ba? Parehas lang sila ng experience. Parehas na pareha. Para sila nakatulog sa boat, violent storm, nagpanik yung mga kasama nila. Katapos, para sila mag-preach. Pero si Jesus, sabi niya, sa storm, mag-calm down. Sumunod yung storm. Bakit si Jonah kailangan i-sacrifice para mawala yung storm? Ano yung difference, no? Ano nakikita niyong big difference? At bakit sinasabi na obedience ang kanilang difference? Anyone? Sabi ito, obedience is better than sacrifice. Go ahead, Pasi, sir. Jesus is God himself, di po ba? Apo. So that's why si Jonah is just like us. Parang ano po, kaya lang, ano lang nga siya, because of disobedience, kaya po siya napapahamak. So we all know that Jesus is both God and man, right? Opo. And during that time, we can see na lutang-lutang yung pangkakaon. Pangit. Hindi po maganda yung reception natin. Ay, hindi po. I-mute ko muna po lahat. Nalilang po. Nag-feedback siya. May feedback? Opo. I-mute ko muna po. Tapos, i-mute ko muna lahat. And then, i-unmute nyo na lang po yung sarili nyo if you need to talk po. Ayan. I-welcome muna natin si, ano. Hi, Chi. How are you? Kamusta? Hi, Pastor. Kamusta po? Good evening. Ayan. So, welcome sa ating Bible study online. Pinag-usapan namin si Jonah. Okay. So, balik tayo dun sa tanong natin, no? Kasi sabi natin, I'm sorry, wala. Sabi natin, si Jonah, sabi natin si Jesus, ano, what do you call this? Makikita mo, he's both man, he's both human, and God. Pero during that time, lutang na tao siya. Kasi tutulog siya eh, pagod. Di ba? So, kung tao siya, tapos sinabi niya na calm down dun sa dagat, pagpalagay natin halimbawa muna, no? Hindi niya, halimbawa lang, hindi niya ginagamit yung pagka-Diyos niya. Pero inutusan niya yung dagat. Sabi niya, calm down. Di ba? Si Jonah, hindi naman siya Diyos, tao lang siya, although prophet siya. Pero hindi niya mautusan yung dagat na calm down. Actually, sinadjust niya na itapon niyo ako yung dahilan eh. No, ako, gawin niyo ako sacrifice, parang ganun. Ano yung difference? Sabi dito, ang difference, obedience is better than sacrifice. Dito pinakita ni Jesus eh na if you're obedient, you don't have to be the son of God. If you're obedient and you are a child of God, kumbaga, it is possible for you to do things, no, na kumbaga hindi pwedeng i-comprehend basta-basta ng mga tao. Tingnan natin dito sa chapter 2, sa episode 2. Sa episode 1, he ran away from God. Napunta siya doon sa boat.
Pero sa chapter 2, he's running to God. No, kasi nung itinapo na siya, ginawa ng Diyos, nag-provide din Diyos ng big fish. Hindi naman binanggit actually whale. Eh. Big fish. Pero siyempre, sa panahon natin ngayon, alam natin na pinakamalaking fish ay whale. So, yun, baka doon natin nire-relate. So, pagpalagay natin, nasa loob siya ng whale. Ngayon, tatanungin ko kayo, unmute ko kayo lahat, ha? Ano sa palagay nyo ang sitwasyon ni Jonah? No? Ano sa palagay nyo ang kondisyon ni Jonah sa loob ng whale? Ayan. No? Kung kayo isipin niyo, nakapagbukas na ba kayo ng isda? Nakapaglinis na ba kayo ng bangus? Ng galunggong? Di ba? Nakita niyo naman yung tiyan ng isda. Palakihin niyo lang yun. Tapos ipasok niyo sa loob yung sarili niyo. Ano yung una-una niyong mapapansin kung nasa loob kayo ng tiyan ng malaking isda? Sige, anyone can answer. Dali po ha, i-unmute ko kayong lahat. Ayan, bituka. Kayo lahat. Makakita kayo ng bituka, sabi ni Tita. Ano kayang amoy? Di ba? Malansa. Malansa, no? Slimy, Pastor. Ano pa, ma? Yung slimy ba, Pastor? Slimy, yeah. Na, ano yun? Madulas. Lahat ng hawakan mo, madulas. Dahil na bituka yun eh. Nasa loob ka ng tiyan eh, di ba? Pero ano yung unang pinaka mapapansin mo kung ikaw si Jonah? Sige nga. Ano yung isipin nyo lang. Imagine nyo, nasa loob ka ng malaking isda. Ano yung unang mapapansin mo? Dark, Pastor. Yes! Madilim! Darkness. Bullseye. Yun. Saktong-sakto. Dark. Yes. At pagka po madilim, di ba nakakatakot? Mm-hmm. Di ba pag nag-brown out, lalo nang bata ka, takbo ka agad sa nanay mo kasi nakakatakot eh. Mm-hmm. Imagine mo, tinapon ka sa barko, out sa papalabas ng barko, nilamon ka ng malaking dagat na malakas ang ulan at gahiganti yung mga waves. Sabay, sinubo ka ng malaking isda. Okay? So, madami ka nang nainom na tubig. Pag subo sa'yo ng malaking isda, madilim doon. Do you agree? Nakakatakot yung sitwasyon niya. E di ba po, kapag po talaga lumayo ka sa presensya ng Diyos, madilim talaga. Naka-experience na ba kayong hindi naka-experience na ba kayong naka-miss ng lunch? Dahil marami kang work? Maraming beses. Experience ka na ba na naka-miss ng dinner? Dahil marami kang work? Gutom na gutom ka na, no? Pag-uwi mo. Imagine nyo, tatlong araw si Jonah, walang pagkain. So, madilim, gutom siya, mag-hallucinate ka na, no? Tatlong araw, wala kang makain. Wala ka rin mainom dahil mainom mo ba yung tubig doon? Mabaho at saka galaw ng galaw yung isda. Langoy na langoy yan eh. Hindi naman yan steady lang eh. So imagine natin no, yung mga experiences. Kayo, sa palagay mo, ano magiging sitwasyon kung ikaw yung nando sa loob? Yan ng malaking isda. Papapapray ka ba? Anyone? So, kahit hindi ka Kristiyano, mapapanalangin ka. Mapapapray ka talaga, Pastor. Opo, no, kahit hindi ka Christian, mapapapray ka siguro. Mm-hmm. Diba? E lalo na si Jonah, sabi niya, he's an Hebrew, he is a believer, no, he believes in the God, the creator of heaven and earth. No? Siya yung gumawa ng sea at ng dry land. Yun yung sinabi sa kanya na tinanong kung sino siya. So, a believer siya. Talagang napapray siya. Ito naman ang magandang experience. Yeah. Napapray siya. Try niya sa Matthew 12:40, sabi doon, we're now experienced a man greater than Jonah. Kasi parehas rin na experience, pero meron tayo a man greater than Jonah. Yan si Jesus Christ. Mag-agree ba kayo pag sinabi ko si John Tracy? Kasi yung ano yun, yung pangalo yun. Nakaya.
What do you think, guys? So na pa, do you think racist? Medyo may mabigat na ano, na word yan, ha? Racist. Si Jonah, ito. Kundi rin mga Ninevites eh. Ang Nineveh is modern day Iraq sa mga Arabo to. Ayaw niya mag-agip. Ayaw niya mag-preach doon. Ayaw niya sundin si Lord. Gusto niya yung mga tao lang. Pero ito yung naliwanag ng Diyos eh. Maganda sa Diyos, may pinili siya na bayan. May pinili siya ng mga tao. Pero pinakita niya dito anong ibig sabihin ng grace. God's riches at Christ's expense. Kayo, paano niyo i-define yung grace? Anyone? So, kung gusto niyo magsalita, i-unmute niyo lang yung sarili niyo. So, i-unmute ko muna kayo lahat. Sandali ah. Okay, unmute all. Yan. Yan yung definition ng grace. Unmerited favor. Grace is something we all desperately need but don't deserve. How about you? Paano nyo na-experience ang grace ng Panginoon? Kasi si Jonah, experience ng grace ng Panginoon dahil nag-provide ng big fish. Sa buhay nyo, paano nyo na-experience yung what do you think? Anybody? Grace. Pag sinabing grace, no? Ano ba ang dating sa inyo? Gaano ba ka-importante yung grace? Sinasabi nila, pag sinabi mo daw na mahal mo ba ang asawa mo, dapat ang sagot mo daw. Dapat ang sagot mo daw, ano? Mahal ko siya. I love him or I love her by the grace of God. Medyo i-unmute ko muna kayo kasi medyo merong feedback. Tapos pag gusto nyo na magsalita, i-unmute ko lang yung sarili nyo. So i-mute ko muna kayo. Ayan. Para mawala lang yung feedback. Ayan. So palawakin natin yung ibig sabihin ng grace, no? Alam niyo yung grace mentioned pala 125 times in English translation sa New Testament. Grace yung pinakita doon sa Good Samaritan, sa Prodigal Son, woman caught in adultery, yung story ni Zacchaeus, woman at the well, grace lahat 'yan eh. Pero pinakamagandang grace daw yung Jesus dying on the cross. That's grace. At saka yung nag-provide ng big fish si Lord para kay Jonah. That is grace. Kahit na makulit si Jonah, andun pa rin yung grasya ng Diyos. Kaya kapag sinasabi ng sinasabi natin na mahal natin yung ating anak, asawa, by the grace of God, kasi hindi nauubos yun eh. Di ba? So dito sabi, how did God's grace work with Jonah? Ayan. He provided a big fish. No, God's grace gave Jonah and the people a second opportunity to be saved. Another question would be, nawala yung speaker view. Ayan. Ilan po ah. And so, hindi ako sanay mag-host kasi. Another question would be, what did Jonah learn inside the fish? Oh, sorry, nawala. Ayun. Sorry. Nawala ko yung ano. Ayan. Sandali lang. Share screen. Ayan. Okay. What did Jonah learn inside the fish? Ano ba daw po ba'y natutunan ni Jonah sa loob ng isda? Natuto magpasalamat, no? Kaya unmute ko po kayo ah. Anyone pwede po magsalita. Sa palagay niyo po,
Sabi ko sa ito, natuto daw magpasalamat si Jonah. Kasi wala na eh. Matiloy, mabaho, magulo, wala sa pakain. And then, na-realize siya na lahat ng pagkakamali niya. Kaya sa palagay niya, sa iba't-ibang mga natutunan ni Jonah, ano man sabi niya? Sabi dito, he learned to trust God in the most desperate circumstances. He learned that he can forfeit grace that could ours, but be ours by clinging to worthless idols. He learned how futile it is to run from God. Jonah learned that salvation is only from the Lord. Anybody? Any point of view? Gusto niyong i-share? Tapos tayo sa the next slide. Anyone? Sometimes pag meron po tayong pinagdadaanan, just like Jonah, wait, parang hindi ako nakaka. Ayan. Parang kay Jonah po, sometimes God deals with us in to reveal himself, para pong ganun. Mm-hmm. Para i-reveal po niya yung sarili niya, so we will learn, just like ang nangyari po kay Jonah. Mm-hmm. So ganun din po sa atin, sometimes dumaraan po tayo sa mga maraming pagsubok, mm-hmm, na pag wala na tayong magawa, that we cannot really do anything, we turn to God. Mm-hmm. Just like what's happening today, we can always say na everybody's just praying, you know po, trusting God. Yun po yung mga iba, talagang they turn to God. Yeah. Imagine nyo, no? Ang new normal ngayon, yung mga tao, nanonood ata ng preaching everyday. I mean, tapos wala na maliit small church ngayon eh. Mm-hmm. Kumbaga, it's an even playing game. Everybody's watching everybody. Kumbaga, kahit sino pinapanood, kumbaga, kasi they want to find answers sa mga panahon na ngayon. No? Si, kumbaga, somehow, si Jonah naka-experience ng medyo desperate siya. Pero dito, makakapag-identify tayo kung mm-hmm tayo rin yung nasa loob ng belly ng tiyan ng isda. Eh, sabi dito, ang belly ng isda, grace ng Panginoon yun. So, paano naging grace yun? Eh, nahirapan si Jonah doon. Minsan, may mga experiences tayo sa buhay na nahirapan tayo, hindi natin maintindihan. Somehow, hindi natin alam, grace pa ng Panginoon yun. He allowed you to experience those pains, those situations, no, for you to be inside that belly para masagip ka lang. Para maiiwas ka doon sa mas malaking problema. Kaya dapat tingnan talaga natin yung bigger picture. No? Sabi dito, you cannot save yourself. Kagaya ng si Jonah, hindi niya na-save yung sarili niya. Look at Steve Jobs, hindi niya naman na-save yung sarili niya. Dami niyang pera, right? Wealth, power, fame cannot save you. Salvation is about surrendering to Him. Yun yung naintindihan ni Jonah. If I need to be saved, no, physically, from this raging storm, from this big belly ng whale na to, I need to go surrender to God. No, I need to surrender to God. No. I am flawed and I am odd because of His amazing grace. Do you believe that? No? Kumbaga, madami tayong flaws, pero andun pa rin yung awe natin sa Panginoon. Eh. Kasi napaka-amazing ng grace niya. Tingnan natin sa chapter 3. Ayun nangyari. So, niluwa na si Jonah, ang malaking isda. Niya, Lord, I will run for you. Kasi dati, Lord, I run away from you. Episode 1. Episode 2, Lord, I will run towards you. And then, episode 3, niluwa siya ng isda. Lord, I will run for you. So, sundin na kita. Mag-preach na ako sa Nineveh. Pumunta na siya sa Nineveh. So, ang Nineveh is now modern day Iraq. Any kumbaga, any point of view dito sa, kasi madalas yung mabasa to sa Facebook eh, God doesn't call the qualified, He qualifies the called, no? Any point of view dito? Sige, you can unmute yourself if you wish to talk.
Anybody? Kung gusto niyo magsalita, pwede niyo unmute yung sarili niyo. So, unmute ko muna lahat. Yeah, unmute all. Ayan. Anyone can share if you wish to say something. No. Sabi dito, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Paano to naging applicable kay Jonah? O paano to naging applicable sa inyo? Sa buhay niyo? May mga example kasi. Si Jacob daw cheater, si Peter had a temper, David an affair, Noah got drunk, so on and so forth. No? Paano ba tumitingin ng Diyos kung sino yung tinawag niya sa palagay? Tumitingin ba siya sa itsura o gaya ng mga Israelites? Okay, yung mga Israelites. God calls the sinner. Apo. Sige pa, go ahead. Go ahead, Sister Elvie. Tinatawag, kasi nakikita ko po dito, lahat tayo tinawag niya, because we are all sinners. Mm-hmm. That is one qualification po, na tayo tinawag. Unit, tinatawag niya tayo for salvation, di ba? Opo, and salvation. Pagka na-save na tayo, ano yung second calling natin, tatawagin niya tayo to be used. Bibigyan niya tayo ng sarili-sariling Nineveh. Okay. So, pwede yung kamag-anak mo, kapitbahay mo, kalaro mo ng chess, pwedeng kasama mo sa ospital, pwedeng, ano yun, bibigyan kanya ng Nineveh for you to share your experience and to experience sa Panginoon. Pero, lahat ng example dito ng mga Bible characters, no, biblical heroes, anong papansin natin? Lahat sila sablay, di ba? Sablay. Pinakamalaking sablay si Lazarus kasi patay eh. Mahirap na baguhin yun. Katotoo lang. Yun ang pinakamahirap baguhin. Patay eh. I don't have seen. Pero dito pinapakita kahit patay ka na, kaya ka pang gamitin ng Diyos. Di ba? Kasi siya ang nagkakwalify eh. Sa mundo na to, ang nagkakwalify, yung mata ng mga tao. Parang yung mga Israelites doon, gusto nila ng hari. So, pumili sila, no? Ng hari, ang pinili nila, si King Saul. Kasi bakit? Anong qualification ni King Saul? Magandang lalaki, matangkad. All dark and handsome. Pero ang Diyos, natingin sa, mayaman ka ba? May sura ka ba? Matalino ka ba? Hindi na natingin doon. Ang natingin lagi ang Diyos sa puso ng tao. Alam niyo yung ano, yung katabi niya ng pagnanakaw. Parang 2 minuto lang, 3 minuto lang, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Basta minuto lang na naborn na ganyan. Pero nasabi ni Lord, paradise. Sa puso siya natingin. Hindi sa tanggal, kung matagal ka ng Christian, or reverend ka, or senior ka, or bishop ka, or whatever. Hindi sa achievement mo. God qualifies you dahil sa puso mo. Chapter 3, ito daw yung mga learning pattern. God expects you to keep your vows. God doesn't want to let you go. And God wants to get you out of the belly of the whale more than you want. Out. Kasi excited ka nang umalis, pero akala natin, killjoy yung Lord. Unang-una ang Diyos na gusto kang umalis sa sitwasyon mo kung nasaan ka man ngayon. Kung magulo man yan, unang-una ang Diyos gusto kang alisin ka. What can you say about this? Na-experience si Jonah. Kasi ang Lord, He kept His vow. Sasagipin niya ang Nineveh basta mag-turn around lang. No, kasi nakaset na, i-destroy yun eh. Pero ang vow niya, sasagipin niya pag mag-turn around. Alala niyo yung time ni Abraham kay Lot, sabi niya, o pagka ano, may 50 na, may 10. Sagipin natin. Kumbaga, naalala niyo yung time ni Noah, aso sa time ni Noah, wala naman nag-repent eh. Yung mga matugang niya lang, tsaka mga anak niya lang, tsaka asawa niya lang. Pero may vow ang Lord. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Ang tanong dito,
si Jonah, yung prophet, may pao siya, pero nang ginawa niya, tumakbo ka palayo. Tayo, sa present na buhay natin, may mga pagkakataon ba tayong sinabi sa Diyos, pero hindi natin ginagawa? What do you think? Anyone can answer. Mga tao ba, may pagkakataon na nasabihin natin, Lord, I am for you, pero hindi naman nangyayari. Di ba? Go ahead po. Anybody? How about you, Tita Fe? Go ahead. Is there anything you want to say? No, no, yung mind ko, Pastor, na-divided. Okay. And how about, what can we say about God wants to get you out of the belly of the whale? So this is a situation more than you want out. More than sa gusto mo. If you were Jonah, I'm sure gusto mo umalis sa chan ng belly. Pero sabi dito, sa episode 3, mas gusto mo umalis ng Lord, ikaw dyan sa sitwasyon mo. Mas mabilis. No, kasi para magamit ka niya, para mag-glorify siya. No? Anything you wanna add, you wanna share? Before we move on sa next slide. Alright, let's move. Yo, para sa akin, Pastor. Go ahead. The big fish. Hello. Go ahead, Tita Fe. Para sa akin din, the isang perspective doon, yung fish can represent a negative circumstance that we may be in. Mm-hmm. Tapos God can deliver us from that if we put our trust in Him, you know, mm-hmm. and we believe that He can deliver us. So He delivers us from that situation. Mm-hmm. Nawala po kay Tita Fe. Go ahead. Okay, medyo nawala si Tita Fe. We will not be happy about. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang yung fish na yon can be a symbol of a suffering. Uh-huh. A problem. Mm-hmm. Or anything for that matter. And God delivers us from that. Opo. If we trust Him and believe that He is able. Nakakatuwa po, Tita Fe, kasi no, we see it as a parang a symbol of suffering, a symbol of parang chaos. Yes. Yun talaga kasi yung na-experience si Jonah eh. Pero we can also see it as a symbol of grace. Kasi grace. Without the fish, yes. Patay na si Jonah, right? Mm-hmm. Yes, The Lord used this big fish as a symbol of grace. Kumbaga, my grace is sufficient to you. Ilalagay kita muna sa loob ng big fish na to. Although nahihirapan ka, pero you need to understand, kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ako dahil masakit sa akin na nakikita ka nahihirapan. Pero kaya ka nandyan kasi konsekwensya yung kasalanan na ginawa mo. So, pero dyan ka muna temporarily kasi yan yung symbolism ng suffering, ng punishment or whatever, pero at the same time, it's a symbolism of grace. Na kasi kung wala yung grace, patay siya eh. Hindi siya magsusurvive dun sa dagat na yun. Lalo na raging sea. Right? Ngayon, ano naman yung sinasabi dito? So, ano natin, ano? Recap natin. Episode 1, he was in a boat running away from God. Episode 2, he was in a whale running to God. Episode 3, on the street of Nineveh running for God.